possible. Hi, Meg. My dad is cleaning now. Time to declutter stuff. Do not disturb the chef. Wow. Luto na po ba ang itlog? Is it cooked? Daddy says no. I think it is. Let's put it in the plate. This is malunggay. Tapos later, gagawa kami ni Kayla na we're gonna make cheese cake. So, may time po siya. Hi! Okay, so may time limit din po yan. Yes, of course. Pati yung kids. Excited to hear from this man because every time I would hear him play sobrang, na i-encourage po ako sobrang, mabibis ako sobrang, alam niyo yung faith ko sobrang, tumataas na rin yung sobrang because this man is really another faith. Unto our God, unto our God, endless love unrestrained. So, proper nouns are ready, Pinkie Pie and Applejack. What is the common noun? I also want to say, oh, My Little Pony is my favorite show because I love all the ponies and humans. They can also do things. So go! I don't think you have to flatten it. I think it's gonna work. It's gonna work.
see? Malapot talaga. Sige nga. Go, go, go. We wanna see it. Here, Danica. Dada, don't do like that. Wow! Hi everyone. Hello. So, actually, sure kami na like us, most of you ay nasa bahay din, naka-home quarantine. Dahil alam naman natin lahat yung mga nangyayari. So, second week na, actually, third week na nga eh, ng home quarantine. But we took a few videos nung first week pa lang. So, mga activities na mga ginawa namin. So, paano ba na, how are we able to cope, diba? So, timing. So, kailangan na po niya ng haircut. But, yeah, kahit ako. Oo nga, mag-shave ka na. Okay, so number one, syempre, marami sa ating nalungkot dahil sa mga nangyayari or sa mga nangyari. So, unang-una namin ginawa, as a family, of course, is to pray. So, importante talaga yun. Yun yung number one talaga. Mag-pray. And hindi lang yung pray na parang mabilisan. Really take time na talk to God or actually, you know, you need to have that quiet time to also hear from Him. Diba? And pwede kayong makinig ng mga worship. Worship songs or kung hindi, you watch videos that will uplift you and filter yung thoughts. Diba? Kasi baka minsan masyadong nakaka-panic na din. It doesn't mean na wala tayong pakialam, diba? pero kung ito kasi, yan, siya yung mas nagpa-panic. Normal naman. Okay, normal, lahat naman ng tao eh. Sobrang normal lang sa isang tao yung nag-panic ka or nag-worry ka. But, katulad nga ng sinasabi namin, instead na mag-worry, mag-pray na lang. Mas makakatulong. Yeah, and yun na nga. Ang daming videos online, here mismo sa YouTube. You can watch mga preachings or videos na nakaka-uplift. And ano pa bang mga ginawa namin? Video call. So we called a lot of friends para to keep in touch with them. Siyempre, nakakamiss din. Nakakamiss. Actually, really miss my parents. Nakakamiss din yung umuwi ng Pangasinan, but wala talaga. But, meron kasi ako lagi sinasabi, kahit nung bata pa ako, always look at the brighter side of things. Yeah. Kahit gaano kadilim yung pinagdadaanan mo, meron at meron ka pa rin dyang makikita ang liwanag. So, halimbawa ngayon, dito tayo sa bahay, pero at least, ito, may technology. Now, we can do video calls. We can upload this video to share with you or to make you feel na hindi kayo nag-iisa. And ito rin yung time na talagang bonding kaya sa family. Dahil parang ako, everyday umalis ako ng bahay, practice, and then pag-uwi, pagod na. Ito yung time talaga na talagang sobrang bonding, talagang games kami, talagang naglalaro kami. Kumbaga, ito yung time ko sa kanila na mag-intipate talaga. Dahil talagang dito lang kami sa bahay. 24-7, eh, kasama namin siya. So, nagawa ko, naglilinis ako sa buong bahay. So, si Mick, tinutulungan din ako. Mahilig po siya maglinis talaga. Actually, si Mark, ako ng mga, his pastime really is gardening. Garden. So, mahilig siya na mag-water ng plants, to plant mga iba-ibang mga bayas, fruits, herbs. So, yun. Yung mga hindi nyo masyadong nagagawa, try to focus on that. Pag-dota na rin. Well, yun yung mga huwag nawang the whole day. Hindi, huwag the whole day. Tapos, may time lang. May konting time. Kahit naman yung panonood ko ng Chloe noon eh. May time din. May oras din yun.
De, pero totoo, kasi you're given this time to stay home. So, ano yung pwede natin gawin? So, I'm sure marami kayong mga libro na parang sa sobrang busy nyo sometimes, hindi nyo nababasa. Now is the time to read it. I'm sure there are areas in your house that you'd like to clean. Naglinis tayo ng mga damit. Nag-ayos kami ng mga damit. Check out yung mga gamit na nasasayang lang. Mm-hmm. And probably, pwede nyo i-donate. Pwede nyo i-sell. It's really up to you. Hindi rin mawawala dyan yung workout. Diba? Workout, oo. Kasi nakaka-release yan ng happy hormones. Yeah. Endorphins. So even here at home, may kanya-kanya kaming workout ni Mark, pero Zumba. Meron din kaming Zumba as a family. Kasama din yung kasambahay. Mga kasambahay namin. So the entire household kailangan mag-participate kasi kawawa naman din sila. And, Ate Jessel, Manang, Ate Ange, kung meron, given sila makakaano. Meron din kaming movie night. And may tending kami na may pinapanood kami na preaching ng isang pastor and then nagpipray kami. Yeah, we pray as a family. Ay, kasi yun, yung buong household namin. So, sinasama din namin yung mga kasambay sa pagpipray. Kasi, I'm sure, we're reading sila. Malayo sila sa pamilya nila. Wala silang choice. Yeah. They can't go home sa probinsya nila. And then, we do take time to pray for our frontliners. Number one. Of course, nandiyan yung tutulong tayo through donations. And kung ano yung pwede natin gawin. I have friends na gumawa sila ng mga improvised na mga masks, yung mga face masks. Ang dami, yung mga nagtatanong din sa akin saan pwede mag-donate. So usually we post naman we are Cora. And then ang dami pang mga, ang tawag doon yung mga groups kung saan pwede po tayong tumulong. Ngayon, may mga nag-DDL din sa atin. Sabi nila, paano yan? Hindi ako makalabas, hindi ako makatulong. Or I don't have enough money to spare kasi nga gawa nung walang trabaho. How can I help? Number one, pray for them. Really pray for our frontliners. Or yung ask nyo yung mga anak nyo na mag-drawing sila. And then pwede nilang ipamigay yun May mga hanapin nyo sa social media, you can send the drawings of your kids. Tapos piniprint. Like sa church namin sa Victory, ginawa namin yun sa kids church. So nag-draw yung mga yung si Kayla. Mm-hmm. Tapos sined nila dun sa mga nurse sa... So yun lang. Simple nga nila. Sobrang natutuwa talaga sila. And then, ito. We're gonna cook something today for our guards dito sa village. So... yun yung mga pwedeng something, bigyan nyo sila ng baon. Of course, make sure natin na malinis and sanitize lahat. Ito pa. Yung mga pictures na nakakalat, now is the time to organize it. Yung mga albums nyo, photo albums nyo, di ba? Yung mga files nyo na kakapal na, na kailangan ng time. Tapos, syempre, yung ano pa ba yung ginawa natin? Homeschool. But we've been homeschooling naman since 2018. So, hindi masyadong nag-adjust yung mga bata when it comes to homeschooling. Alam na nila yung schedule namin. However, since nandito lang sila sa bahay, naging struggle din yung sa amin yung pagsasaway sa kanila paminsan. Kasi, kulang yung energy na nabuburn nila at home. Kailangan namin silang pagurin. Like, kasi kung hindi, gising pa rin sila sa gabi. So, nandiyan yung nagbabasketball kami nila. Dito mismo sa bahay, hindi kami nabalas. Or, sumaseo kami nila. Anong pwede, kahit dito na lang kayo magtatakbo. Dito lang sa loob ng bahay. Ang daming online na, sa Facebook, YouTube. So, wala po tayong excuse. There are a lot of exercise videos for free. No? Mm-hmm. And then, syempre, ito, mga recipes din na maaari nyong sundan. Nasa sa inyo yun, so just tweak it. And then, bago natin makalimutan. If you have time, of course, we're not forcing you, please take time to read Psalm 91 sa Bible. It really helps us, lalo kapag yung ganito na nakakatakot yung mga nangyayari. We know that we have a God who really cares and loves us so much. Sana huwag tayong bibitaw, huwag tayong mawala ng faith. Minsan pag nanonood tayo ng parang nakaka... Minsan iiyak na lang kami, but... Diba? Hindi tayo pwedeng mag-dwell. Hindi tayo pwedeng
doon na lang tayo forever. Parang kailangan natin, lalo tayong humugot ng lakas kay God. Kasi we also have to be strong for our families and also for the frontliners. Diba? Kailangan gumawa din tayo ng paraan in our own little way. Of course yun, staying home, sumunod, magdasal, and maging healthy. Yan. So, may gusto ka pa bang i-add? Time to cook na daw. So, we're gonna cook something. Yes. So, paborito ko to. Share namin yan. Sobrang paborito ko to. Share namin yan sa next video. It's a very easy Filipino merienda. Shout out pala sa mga OFW. Ang dami nanonood sa amin. Thank you so much. I try to try my best na mag-reply sa inyong lahat. But I'm so, so happy na nakakatulong yung mga videos namin sa inyo. Lagi kayo mag-iingat dyan. Take care, guys. See you soon.